Mga kapatid, nakremate na po ang mga labi ng veteran actress na si Jacqueline Jose. Kasunod po yan ang kumpirmasyon ng kanyang anak na si Andy Eigenman na heart attack ang ikinasawi ng kanyang ina. Narito ang report. Pasado hating gabi kanina, nang ilabas at iayos na ni Andy Eigenman ang urn ng kanyang namayapang nanay na si Jacqueline Jose o Mary Jane Guck sa totoong buhay. Sa video ng pep.ph, kitang nakaalalay pa rin kay Andy ang half-brother na si Gabby Eigenman. Nitong Lunes, nang kumpirmahin nila ang pagpanaw ng kanilang nanay dahil sa heart attack sa bahay nito sa Loyola Grand Villas sa Marikina noong Sabado ng umaga. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Guck, better known as Jacqueline Jose. Hindi na rin dinidetalye ng mga pulis na nangyari kay Jacqueline, lalo't wala ng pagdududa ang pamilya ng aktres. The family opted not to further discuss the case, but naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. Nagpapasalamat ang pamilya sa mga nagpaabot ng pakikiramay, kasabay ang hiling nila na privacy. 1980s nagsimula ang showbiz career ni Jacqueline sa classic film na Takaw Tukso. Alam ko naman ang kasalanan ko. Nakuha niya ang kanyang unang Best Actress Award sa Gawad Urian. Noong 2016, nanalo rin si Jacqueline ang Best Actress Award sa Cannes Film Festival. Para ito sa kanyang pelikulang Marosa, siya ang kauna-unahang Southeast Asian na nakakuha ng naturang pagkilala sa nasabing film fest. I would like also to share this recognition to all the Filipinas who are here now. Saluer to my daughter, to Brillante, to Filipa, to my countrymen, to the Philippines. Bonilla. Sa sobrang husay niya rito, naging iconic ang ilan sa kanyang mga eksena tulad nito na napapaluha habang kumakain ng fishball. Huli siyang napanood sa Batang Quiapo sa TV5 bilang si Chief Dolores Espinas. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Thank you.